Kasi baka ako yung mag-bad spell or ikaw, diba? Alright, here we go. This draft is brought to us by Smart. Siyempre guys, meron din kami mga onting pustahan dito ni Rob Luna. Yes. Bakan nyo na lang yan sa mga vlogs namin. Exactly. Pero moving on. Your team is banning. Hindi pera yun ah. Baka kalahin wala, pera. Wala tayong, pera. Ano, wala tayong mga money talks. Pero going back sa draft dito, let's hindi go. Magbabago ang ban dito na Execration. They would stick on the Diggy, PNK, Matilda bands against dito sa Blacklist International. And ganun din. Parin. Sa Blacklist, parang medyo nabasa na parehas ng mga coaches natin kung ano ang iniisip nung kanilang opposing coach. So for Execration, kanina madalas silang pinipili is yung Rafaela. Pero ngayon, nire-respeto na ngayon nila dito ang Benedetta. Alam ni na nila. Edward. Nakita na nila ngayon ang Benedetta. Priority pick, ah! Mukhang makakakita na tayo rito ng mga pambansang tank para dito kay Chaknu. Parang yung parang naging okay na eh. Okay na yung mga naipanalo nila kanina using that Rafaela. Oo. Pero for Blacklist, ito pa din. Ang Estes pa din na ipanalo nila to ng Game 6. Gusto and they're pa rin aiming. Gustong tapusin ni Venus. Gustong tapusin ang MPL ng ginagamit ang kanyang favorite hero, ang hero na po, nagpasok din sa kanya sa MPL, pare. Yes, season 4. Ang Estes. Meanwhile, Execration. Baka nga mangyari yung sinasabi mo, baka makakita na tayo ng tank nu. Ng tank nu, Chak nu special. Ang daming pwedeng maging hero dito ni Chak nu na talagang pwedeng sumabay. Kasi alam naman natin that whenever you have an Estes pick, magdidikit-dikit sila. So ano ba yung mga pwedeng tank dito for the side of Execration? Pwede nilang i-pick yung mga Kufra ni Shaqno. Even an Atlas could be a good pick. Correct. Pero kung papansinin mo rito for Blacklist, parang alam nila they would want to secure a hero ngayon dito ni Wise. They could definitely take a Granger, Manjin. Granger, pwede. Kaso ito yung dilema nila, pare. Tatlo ngayon sa heroes ng Exe, hindi agad mauhuli. Mm-hmm. Ling, Lunox, may Brilliance, pati Benedetta. Grabe yung mobility ng tatlong hero na yan. So, ibig sabihin, kailangan ng Blacklist ngayon ng pang-stun. Sino to? Your team is Ben. Eto na. Here we go! Hindi na nila palulusutin. I mean, kumbaga kasi, napapansin mo for Execration, laging final ban. Or rather, yung last two bans ng Execration is Brody at Aldous. And Aldous. Alam yan ni Coach Bonchan. So, hindi na natin bibigyan ng pagkakataon ng Exe na matanggal ito. Kumbaga, Aldous, kadalasan mong makikita sa mga Epic Legend tier auto-pick. Pero dito sa Game 7 ng Grand Finals. Pang-championship ba to? Pang-champion. Ito pala, nagme-make sense, kaibigang Ruby. Alam mo kung bakit? Mm. Kasi Execration, ano? Mahilig sila sa mga late game type of composition. Gusto nila umabot tayo ng 50 minutes, umabot tayo ng 20 minutes. Pero ganun din ang gusto ng Altus. Yes. Ano ba ang lumalakas yung stack niya rito na umaabot hanggang 500 man din? At pag sinapak ka talaga hanggang game, kung may game 8 man, may damage ka pa din. Totoo, extended yung damage niyan. And now, mukhang Blacklist International, alam nila na paparating yung tank, no? Mm-hmm. So ngayon, binan nila yung Atlas. And pwede pa tayo makita pa ng isang tank. Meanwhile, Exe, nakita nila, okay, may Aldous tayo. Ibig sabihin, mapipuwersa yung Exe na tapusin agad yung laban, kaibigang Rob. We're waiting for the tank, no? Pero yun yung pressure agad sa lineup nila na nakita nila kagad itong Aldous na to. Yes, ang iniisip ko na ngayon dito, Manjin, if will Blacklist ban a Lou Yi? Naging consistent sila into banning Lou Yi whenever they pick an Estes. Correct. At hindi magdadalawang isip dito si Eto Max to get that hero. Dahil alam niya, yung apat na members dito ng Blacklist at some point on the mid-game magsasama-sama habang nakahiwalay si Wise. At from that position, pwede ka, ang bilis lang kasi ng responde using the chase fate, using the ultimate. Correct. Itong Aldous na to into team fight. So ngayon, ang Blacklist, tinanggalan nila ng comfort tank heroes dito, si Chaknu. Binan yung Chaknu ni Kufra. Meanwhile, binan din ng Exe ang Glue, Execration. Para bang pinag-iisipan nilang mabuti ngayon yung picks at yung bans after this Aldous pick. Tignan mo yung itsura ngayon ni Pakpet. Sobrang focus ngayon ng Execration. Bawal sila ngayong
majebated. This time, kinuha ng Blacklist yung yung Rafaela. I'm so sorry. Nako po, Kuya Rob, mukhang magtatabi-tabi nga. So, open ng Luyi this time. Open ng Luyi. Posible pa rin namang mag-show dito si Chaknu. This Rafaela is a deny pick against Execration. So, since wala nang mga healing heroes dito, wala nang sustainability, it looks like an Angela ang magiging sagot dito ni Eto Max. At Hylos! Hylos pick! Rob Luna, nostalgic tong Hylos pick kasi nung M1, sige wait lang, pakito yung pick ng Blacklist. Pero kasi nung M1, nung time na Onyx Philippines pa si V-Wise, ang sinasagot sa mga healing galing heroes, dalawang hero lang, Baksha at saka Hylos. Bakit? Kasi yung Hylos, meron siya nung innate na pang parang anti-healing dahil doon sa sunod-sunod na damage nung Law of Punishment eh. Mm-hmm. Yung second skill, yung second skill. Yung second? Oh, yung second skill. Oh, oh. Yung second skill nung Hylos, eh parang pang-counter doon sa early game. Mm-hmm. Yes, agree ako sa iyo doon. And pwede rin kasi, given na medyo yung in terms of mobility din kasi, ang bilis din kasi na mag-move since mayroon nga yung heal ng Rafaela. So pwedeng ilagay ni Chaknu yung highway niya para mas maging mag-move forward. And kung papansinin mo, ano ba ang lockdown or rather crowd control dito sa mga heroes ng Blacklist International? The knockout strike dito ng isang Pakito, and from there, wala na. Wala na. Yeah, walang panghuli ang Blacklist. Yun yung kanilang problema. Mm-hmm. And Execration, ang problema nila ay kailangan tapusin agad yung laro. Pero kasi, pero may damage din kasi sila. Exactly. Pero kasi, para dito sa side ng Blacklist International, hindi naman nila directly kailangan ng mga CC. Ang kailangan lang nila is, number one, masustain nila yung team fight. Number two, hindi ma-lockdown agad-agad dito yung kanilang Aldous. Here we go. This is the final game of MPL Season 7. Agents, mag-ingay sa inyong mga bahay. And Lupon, mag-ingay. Here we go. MPL Season 7 is under regulation and the supervision of the Games and Amusement Board. Gera kagad si Chaknu. O yun nga, Orof. Ganun no nga. No punishment. Talaga. Ito lang ang kailangan gawin talaga ni Chaknu. Medyo bigyan ng, sabihin na natin dilemma dito si Wise into getting his jungle. Pero, oh my Venus and Esson, unlimited ang kanilang mga heal dito para sa Aldous na to. Kaya nga eh. So the ultimate healing galing technique ay makikita natin muli sa Blacklist. Meanwhile, execration, Styles Clash talaga, Rob eh. Magpo-farm din ang Exe dito. And kung iisipin mo, lumaban din sila sa healing galing. Bakit? Meron silang Angela. And look at this. Hindi tinatantanan ni Chaknu si Wise. Mm-hmm. Ginagamit lang yung Ring of Punishment. Yun pala yun, yung second skill. Para lang pwedeng manakaw dito yung mga orange. At ayan, gera ka agad! Sabayan na! Labanan ka agad! Sabi dito ni Chak. Nakakatsa na yan yung dalawang teams dito, pero orange pa rin na may pupunta kay Wise. No ultimates whatsoever for both of the teams. Pero yun yung suntok ni Edward. Sumusuntok din naman si Edward. But Kiel BJ is here. Level 4. First blood will go to the side of Blacklist. Pero nandun si Kiel. Walang pang talon si Kiel this time. But look at this. Edward making the place. Left jab, right jab. Blacklist will take the first blood. Wow, ang init kaagad ng mga members dito ng bawat kupunan. Si Kelra at si Oheb lang yung naiwan sa mga respective lanes nila. Why still securing his orange buff? Pero ito kasi ang kailangan lang talagang gawin ni Chaknu. Bitin pa yung damage ni Kel VJ. That's one of the reason bakit hindi niya na burst down agad dito si Oh My V. Pero mapapansin mo rito, Manjin, Execration, medyo aggressive at sumasabay sila ngayon sa early game ng Blacklist. Sabi ng Exe, laban kagad, hindi pwedeng papuntahin sa late game. Tempest of Blades mula kay Kel VJ, pero yun yung Chase Fate mula kay Wise. Pero pump fake lang. Siyempre sa Aldous, habang si Edward nandun na din, Execration and Blacklist International gathering towards the mid lane, protecting each other. At ngayon, it's time for the turtle dance. Ito na nga, sino ang makakakuha nito? Medyo hindi magiging libre ito for Blacklist International. Hindi secured yung 10 stacks na pwedeng mapunta. Or pwede nga, dahil nagpa-purple buff pa si Kel VJ, okay. Execration are willing to give that first turtle. Binigay na naman. Pang ilang games na natin nakikita na binibigay ng Execration ang turtle sa Blacklist International. Man, who would have thought na makikita natin muli ang Aldous sa season na to, kaibigang Rob? At
mind you, yung pinakahuling laban pa natin dito sa Season 7. Oh my glob. Kelra, nakakapag-farm din siya ngayon. Level 5 against level 5 in the bottom side. Kung iisipin mo si Kelra, isa din talaga sa mga malupit na X-Factor na if ever ma-shutdown si Kel, siya yung nagsistep up. Siya yung nagiging carry player. This time may onting delay kay KelVJ, pero si Kelra, napakaganda ng farm sa bot. Siya ang laging nauuna. Agree ako sa'yo. Against kay Oheb dito sa pag-spam ng wave. Yes, and looking at the map, eh medyo kompleto yata dito ang execution sa may bottom lane. Pero tawan laban, nakita mo yung pag-block ni Changnu gamit yung Gore's Pathway. Super slow para sa Blacklist, pero yun yung chase. Fate sa back! One punch para kay KelVJ at mukhang tuloy-tuloy pa rin. Butterfly movement mula kay Kelra dito. Super healing galing mula kay Etomax. Labanan ng heals, pero sinasapak yung baka, yung kabayo. Masyadong makunat yung kabayo. Sinasapak pa rin ni Wise dito. Wise! Pinapatumba yung onting immunity ay hindi siya mabubuhay ngayon. Kelra and of course Etomax attacking Blacklist, pero it encounter go ng Zaman Force. Kelra, siya yung namula this time. Naka-solo kill si Edward sa top. And Oheb will take the counter kill as well. 3-3 para dito sa ating scoreline. KelVJ, may kasama pang buff. Sobrang dami na nangyari doon, Manjin. Pero simulan muna natin doon with Wise. Na-pick off siya doon sa may top lane. Bakit hindi na-out-sustain dito ni Oh My Venus sa mga members ng Execration? Regardless na mas mataas yung healing capability niya compared to the Angela. Yung revitalize, yung batis na yon, yung kulay green. Yung kulay green na batis. Buhay na buhay doon ang mga members ng Execration at free hit si Kelra with those Chaos Bolts. Tignan natin, pare. Kanina, wala masyadong nangyayaring action. Ngayon, talagang sapakong sapak ang dalawang teams. Laban lang, sabi dito ni Wise, as Renjo will just dash out. Execution contesting the turtle, but they will fail. Okay, Rob Luna, what's gonna happen next? Dahil ngayon, may TP, may chase fade kay Kelra dito. Kelra, nakakapag-farm pa rin. Tama ka, nakakatakot si Kelra dito pag nabuhay. Pero actually, mas natatakot ako sa stacks ng Aldous. Yes, we all know that an Aldous, pagka umabot talaga sa late game, sasakit talaga yung damage. But for Execration, they just have to play it. Kailangan nilang microhen ng maigi dito yung Aldous to the point. Nagawa nila yun kanina. Yes, napatay doon si KelVJ. Pero hindi pa naman enough kasi yung mga items dito ng Execration. Pero pag umabot tayo dun sa point na si Chaknu, eh kasing tigas na ng bakal, baka kaya niya na rin hawakan mismo yung damage na pwedeng iba to ng dito Aldous. Ng Aldous. Totoo ka dyan, Kelra. Naku, nabuhay pa siya dito. Eto na yung Angeline combo na yung na KelVJ. Pero may pag-counter go, nagpa-ilaw. This time si Venus lumipad ng malayo. Si Kel, both of the teams respecting each other. Tama ka, Rob. Baka umabot tayo sa point na maging bakal na kabayo na itong si Chaknu at ang kihin lahat ng damage output ni Wise. And the fact na meron pa silang Angela, kaya nila mag-kite. Pero tignan mo, grabe! Wow, what a perfect itemization coming from Oh My V. Diretso kagad siya sa Athena Shield. Alam niya na ang posible lang na tumunaw sa kanya dito at this point is Kelra. Okay, protection mula kay Venus once again. And what time is it? It's Ube time. Blacklist International nagtatabi-tabi na. Execration. Ilang beses na ulit, uulit-ulitin ko. They've been through this time and time again. They have the Ling. They have the Lunox. May damage output sila this time. Pero kasi, yung Aldous nakalusot eh. And hindi makagalaw ngayon ng XE. 7 minutes in, they're trying to make plays. Pero sila yung nagre-react. Saka kung sa side ng Blacklist, papansinin mo rin kasi yung chase fate ni Wise, hindi lang talaga siya pang habol or pang lasit. Ginagamit din nila to mala mountain shocker ng YSS. Pang scout. So alam na alam nila kung nasa na mga members dito ng XE. Totoo ka dyan. Every time na nagko-cooldown, tas may times na finifake pa nila. XE na pi-pressure na ngayon on this turtle take. Dahil may potential na chase ang Blacklist. Here we go, Edward. Tinamaan ngayon ng Puppets on the String. Yun yung super stun. Pero nandito na naman si Nawai. Sinasapak ngayon si Chaknu. Pero yun yung pailaw sa ilalim ng puting ilaw. Sabi dito ni Venus, pero makakamatay si The King. Yun yung Angeline. Pero inaabol siya. Oh! Where you going? Clap, clap, clap. Takedown para dito kay Wise. Killing spree na din kay Venus. Tatlo ang wala sa Execration.
Action! Oh wow, yung chase fate na yon kay KLVJ, hindi siya umabot dun sa kabilang paderman Jean na dulas doon yung ating Ling. And so far, with a 2,000 lead for Blacklist, and this instant replay is brought to you by Oppo A94. Tara, ating balikan dito kung paano nangyari yung laban. Hindi na sustain dito ni Chakno yung damage na binabato ng Blacklist dahil kahit na meron sila na revitalize. Ngayon, habol ngayon dito. Look at the chase fate ni Wise. Nalaglag yung Ling Manjin. Grab, natapilok dun sa ere. Hindi siya nakatapak kasi hinabol siya ng spaceship eh. Yung namamagang kikiam. Ayan yun, ayan na naman! Bang! Tsapak! Pero lumubog, pero nandito, of course, yung Angela protection. Nandito rin yung protection ni Chakno. Saman Force. Tuloy-tuloy pa rin ang laban dito. Mega kill na pala si Oeb. Habang lumalaban na lang si Kiel. Tumusok si Kiel. Tumakbo si Kiel. Gamit yung Angela. Pero nako po, yung kabayo na iwan. Tumakbo na lang. Hinayaan na lang nila kasi makunat nga naman ang kabayo na yan. 4-7. It's still Blacklist. Again, every time na nagkukuldown yung chase fate, hindi na nila tinitigilan si KLVJ. Hindi talaga nila titigilan si KLVJ. Pero nagkakaroon dito ng sagot ang execration through Renzo. So pagka pumunta sa kabilang part ng mapa rito yung Aldous, two-on-one situation. Men, kakapanggit mo lang through Renzo, pero that was 2-on-1. Yes, siguro si Renzo nga dito pwede maging X-Factor sa X, magiging problema. Pero look at the outplay na ginawa ni Edward. Na-pick off nila yung Angela. Oh no, lamang na lamang this time ang Blacklist International. Here comes the Moonlight Immersion. Yun na naman yung sapak ni Wise dito. Nagpa-ilaw na naman si Venus. Sina KLVJ, tumatakbo. Yung Revitalize ay iniwan na dito. Chase Fate back for Blacklist. And this time, Edward, with the outplays na nagagawa niya, pare, basag na rin yung Torre doon sa top lane. Yes. Online na yung mga heroes ng Blacklist. Unti-unting nauubos ang vision dito ng execution. It's unfortunate na na-pick off doon si Etomax sa may top lane given na wala pa rin siyang ultimate. Pero Kelra, nakapag-provide na siya rin, bumili na siya rito ng Necklace of Durance. Kahit papaano, maninigate na nila dito ang mga regeneration coming from Blacklist. Pero sabi mo nga kanina man, Jane, going into late game, Aldo, sobrang nakakatakot. Oh no, hinihiling ng exe ang mga 15-minute games. Chase Inabol fate na naman siya ng malaking ikiam! Wise! Oh. Sabog ang muka na naman ni Renzo. Bitin ang mga dashes ng Benedetta para makatakas doon sa chase fate. Fate, ika nga, destiny talaga na mapatumba siya doon, Manjin. Pero eto na, we are already heading in to the point na pwede nang mag-lord ang Blacklist. Hindi na nga nila hihintayin yung 12-minute mark. Oh, wala my silang pake kahit hindi pa yan luminous ang mahalaga. Eh, hindi makapag-farm dito ang execration. Hindi nakaka-farm ang exe dahil tuloy-tuloy ang pagiging aggressive ng Blacklist. Nawalan na ngayon ng space ang exe to take the jungle. Nagkaroon ng konting breather dito. An engage to Oheb. Here we go. Sabi ni KLVJ, ito na ba yon? Pero nagtabi-tabi na ang Blacklist International. Ultimate bonding experience is real. Sapak, matododge dito ni Ito Max. Pero 30 seconds down si KLVJ. Tuloy pa rin ang Zaman Force. Ayun na nga yung mga left jab, right jab, uppercut mula dito kay Edward. Basag this time yung mid second tower. Meanwhile, may counter go with the final blow. Pero naku po, yung plays, yung healing galing technique ng Blacklist International. Blacklist is in your area. Ladies and gentlemen, unti-unting inuubos ang pag-asa ng execution sa laban na to. Wow, this might be a reverse wave for Blacklist International. Nakukuha ngayon ni Wise dito yung mga items na kailangan niya to be able to sustain the damage na pwedeng ibato dito ng execution. And for Edward, siya yung parang nagiging problema ng exe. Kasi pagka nagpo-push forward ang mga members ng exe, eh parang ginugulo-gulo niya sa teamfight. Pinapaangat-angat niya with a knock-up strike. Yeah man, lahat dito ng ginagawa ng exe, hindi sila makahanap ng butas. Hingal na sila. Wise pinake pa nga yung kanyang chase bait. Chase fake! Chase fake! 33 seconds down para kay Renzo. And ngayon may libre pang orange buff. Sabay, my lord, kaya nilang kunin ang sabay, why not? 38k to 33k, Aldous sa grand finals, pare. Si Wise dito,
Kasi may sinabi pa siya na gusto niyang talunin ang execution dahil nga gusto niya maging king this time. Dahil nga syempre meron silang queen. Blacklist International, unti-unti nang nakakapunta para sa kampiyonato, Rob Luna. Yes, with this 7,000 lead, medyo lumilinaw na nga ang resulta dito, Manjin. Pero hindi pa rin naman totally out dito ang Execration. They have this capability to do split pushes. Pero kahit papano naninigate kasi yun ni Wise. Totoo. Dahil dun sa Chase Fate, pwede nilang habulin ng habulin dito yung mga members ng Exe kung pipiliin man nila na sumegway. Rob Luna, paano ngayon mananalo ang Execration? Paano makakabalik sa ganitong sitwasyon ng Execration? Nakita natin sila lagi na kapag extended yung fight, malakas sila. Pero ito na ba yon? Ito na ba yung mag-break ng curse? Nabasa na ba ang code? Rencho, right now, pulado. Here comes the Lord marching towards the mid. Blacklist International! Lima pa rin ang buhay dito sa side ng Execration. Let's see kung tatapusin na to. Here we go, Moonlight Immersion. Kinamit na rin yung Tempest of Blades. Pero yung base, inaatake pa rin. Buhay pa rin yung Lord dito. Ito Max, mapapagamit ang kanyang ultimate habang nagbabak na ang side ng Blacklist International. KLBJ nasa gitna, pero pinagsasapak-sapak. Naku po, sabog ang dalawang buka. At eto na nga, tignan natin kung tatapusin na. Blacklist International, they will break the code. Hindi pa pala, buhay pa hindi si Kelra Savage. Kelra wipeout ang Blacklist. Kelra and Chakno, the saviors of Execration. Manjin, you spoke too soon dahil nasa area pa din naman si Kelra. That savage gameplay para dun sa Lunox na yon, tinanggap ng buong buo ng Blacklist International. Kelra in your area, 9 to 14. Akala natin tapos na, but sabi ni Kelra, nope, it ain't over till it's over, player. Nandito na naman sa scenario na to. Pero bago ang lahat, this instant replay is brought to you by Oppo A94. Ating himayin kung paano ba na savage ng Lunox ang members dito ng Blacklist International. Ang ganda rin ng pag-clear dito ng mga members ng Execration doon sa mga minion. Hindi pa na pick off doon si Chakno, pero at this point wala na, cooldown na halos lahat ng mga skills dito ng Blacklist International. At isa sila ng mga Chaos Bolt dito ni Kelra. Even Wise and Edward, gusto lang sapakin yung base, pero bitin pa rin. Kelra, nasa kamay niya ngayon ang puso at ang paghinga ng buong lupon ng Execration. Pero buhay na ang mga agents, buhay na ang Blacklist. Magkakaroon tayo ng round 2 muli, kaibigang Rob Luna. Mukhang ganun na nga yung mangyayari. Chase Fate papunta rito kay KelVJ or just to provide vision para alam nila kung saan nakapwesto dito ang mga members ng Execration. 50 seconds, Manjin, bago lumabas ang susunod na Lord. Sanay ang Execration sa mga ganitong scenario, yung pinapatagal. Pero ngayon ba, kaya nilang ulitin na manalo sa ganon? Sabi ng Execration, huwag na natin dalhin sa base. Edward, gagawa pa siya ng plane na naman. Blacklist International and Exe. Nag-aambahan Edward dito sa kanyang mga fadeaway movements. Popping the champ stance. 9 to 14, Blacklist International. Disiplina lang muna para sa dalawang squad. Hindi kailangan i-force to ng Blacklist. Nasa kanila ang bola, Manjin. 10 seconds in, kailangan lang nilang hintayin yung Lord. They would want to fight this one into a safe space. Kailangan nilang kunin lang yung Lord. Kung magko-contest ang Execration, then probably they could find an opening to go or to attack the members dito ng Execration. Pero ngayon, medyo sino-zone out lang muna ng mga members ng Blacklist ang Execration, at sisimula na ngayon nila ang Lord. The zone is real. Babalik pa tayo muli sa one-hour game. Can Execration pull off a miracle play? Lamang na lamang ang Blacklist International ever since the game started. Wise and company starting out the Lord. Pressure din ang Execration ngayon sa pagdepensa, kaibigang Rob. Half HP ngayon ng Lord Manjin. Mukhang susubukan talaga to ng Blacklist, pero okay, si Chakno main target ngayon. Napakakunat na baka na to. Pero tuloy-tuloy lang, wala na si Kelra! Kelra is down! Kelra is down! Oh my glob! Or maybe, oh my V! KelVJ running away as well. Tapi-tapi na ang Blacklist.
40 seconds hindi down, Olkera. Hindi na yata sila maglo-Lord Van Jin. Ayaw na nila. Tatapusin na natin. Let's end this like legit. Sabi ngayon ni Venus, wala na rin si Ito Max. 50 seconds. Downtown punches mula dito kay Wise and Blacklist International. Ito na ang pailaw muli ng Estes ni Venus, Kelvin J. Wala nang magagawa pa ang Exe. Here we go, ang panibagong kampyon ng MPL. Breaking codes, Blacklist International. That winning moment is brought to you by Oppo A94, pangatlong beses ng VY Tandem sa Grand Finals and Final.